Ano problema mo ba ito? Nang aahas ka ng kasintahan ng iba! Ayoko masira ang pagkakaibigan namin, Eduardo. At walang ibang lalaking mas nararapat sa'yo kung hindi siya. Hindi ko kayang tumbasan ng ganong klaseng pagmamahal. Dahil naipangako ko na sa iba ang aking pag-ibig. Pepe! Akala ko may isang pulubing napadpad dito. Tinatawagan namin si Senyor Pedro Paterno upang magbigay sa atin ng talumpati. Hindi na ako makatayo, ha? Pwede ba ikaw na lang ang magtalumpati? Ano ko ba, Pedro? Wala akong alam sa mga ganyan. Sabihin mo lang kung anong nararamdaman mo. Kaya mo yan. Pedro! Tatanapin ko malaking utang na loob. Si Senyor Jose Rizal ang hahalili sa akin upang magbigay ng talumpati. Palakpakan ho si Senyor Jose Rizal! Narito ako ngayon sa inyong harapan upang magsalita. Wala akong takot na kayo'y makinig ng may pagmamataas. Naparito ako upang dagdagan ang nadaramang sigasig at kaligayahan ng mga kabataan. Tanggapin niyo ako bilang isang parte ng isang layunin. Papurihan ang henyo at ang inyong bayan. Ang henyo ay hindi pwede basta-basta ang kinin ng isang lahi o rehiyon. Umuusbong ito saan man. Tulad ng liwanag ng hangin. Ang panahon ng Patriarka sa Pilipinas ay patapos na. Nilisan na ng oriental na krisalis ang bahay uod. Doon sa Pilipinas, ang mga tao'y napapailalim sa malupit na lakas at katwiran ay may pakikihamok ng predihiyoso panatisismo at kawalan ng katarungan. Kaya tumatagay ako kay Luna at Hidalgo. Mga Pilipinong kabataan na pag-asa ng bayan. At sa Espanya, na sana ipagkaloob ng reforma. At sa mga magulang, sa mga Pilipinong magulang na hindi ipinagkait na malayo sa kanilang mga anak. Bravo! Bravo! Viva! Salamat, Senyor. Mahusay, Pepe. Mahusay. Bibigay. Napakaganda ng iyong mga talatang binitawan. Maraming salamat. Pepe, isang inspirasyon. Napakahusay, ha? Padre. Maraming salamat. Mahusay. Maraming salamat. Pagdiwang natin yan sa susunod na araw. Oh, wala ka mga alam. Napalami yata ang aking kain kanina. Pepe. Ito yung araw mo, Pepe. Aray, Pepe. Maraming salamat. Maraming salamat.
Napakagaling niya para sa isang Indio. Na yun lamang ako nakarinig na makaganong salita. Hindi kayo dapat nakikinig kay Rizal. Papanganib yan. Ang ginagawa niyang yan, diyan nagsisimula ang rebellion at supresyon. Ipagpaumanihin mo, Señor Monteverde. Pero wala akong nakitang mali sa mga sinasabi ni Señor Rizal. Ang totoo'y kahanga-hanga at tunay ang kanyang mga sinabi. Oh, Señor Rizal. Gusto ko malaman ano ang nangyari sa Pilipinas. Maraming salamat, mga senyor. Ikinagagala kong ibahagi sa inyo ang lagay ng sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Santisima! Kay tapang ng iyong nobyo, Leonor! Asus! Sabi ka na siyang makita, no? Balita ko, tapos na siya sa medisina. Ang kaso lang, balita ko din, ay namumuro na siya sa mga praile. Ito naman! O, Leonor! Ito naman! Bebe! Sana narinig mo ako! Hihintayin kita! Hihintayin kita! Yan ba yung diyaryong pinag-uusapan sa bayan? Opo, Tay. Sabihin mo sa iyong kapatid na huwag na siya umuwi dito sa Pilipinas kung ipagpapatuloy niya yung pagpapatikos niya. Tay? Dahil ako mismo tatakot sa kanya dito sa ating pamamahay. Thank you.
Pepe! Pepe! Nagulat naman kami sa'yo. Ba'y may isa pusa ka, ba't di namin namalayan ang iyong pagpasok? Miaw? Nilin? Este, Pepe. May sinusulat akong kwento, Ninay ang Pamagat. Maaari mo bang basahin itong bago kong sinusulat? Oo naman, buong puso, Graciano. At alam ba, Pepe, na nasa palimbagan na ngayon ang koleksyon ng mga tula natin? Tama. Ay, siya nga. Magaling. Pero, ngayon na nabuwag ng sirkulo, anong susunod nating matbang? Yaman din lamang na hirap tayong mangalap ng ating sariling pondo. Naisip ko na, bakit hindi nobela na ang ating gawin? Isang nobela na maglalathala ng totoong sitwasyon ng ating mga kababayan sa Pilipinas. Magandang inaisip, Pepe. Susuporta ka namin dyan. Salamat. At habang wala pang nobela ay magpapatuloy natin ang pagsusulat sa mga pahayagan dito sa Espanya. Tama. Huwag nating hayaang mamatay ang nasimulan ng ningas. Tama. Tama. Simulan na. Maganda ito simula para sa ating mga ilustrado. Pakuhusin ng yung tula, Graciano. Salamat. Salamat. Inihiling ko sa'yo ng paulit-ulit, anak, na huwag kang manghimasok sa mga bagay na magdudulot sa akin ng bagaba. Nasa sa iyo kung maaawa ka sa akin. Mahal kong kapatid, alam kong uwing-uwi ka na dito sa Pilipinas. Sabalit marami kang naging kaaway dito gawa ng iyong talumpati. Mas gugustuhin ko pang ituloy mo ang iyong plano magpakadalubhasa sa panggagamot sa mata sa Pransya o Alemanya gaya ng iyong nabanggit. Isa pa, hindi ko kakayanin ang pamasahe mo sa barko. Mas madali sa akin na magpadala na lang sa iyo ng pera buwan-buwan. Mahal kong ina, huwag kayong mangamba. Magtiwala tayo sa Diyos at sa katapatan ng ating layunin. Kung sa paghahangad natin ng kabutihan, ang gantimpala ay kasawian, wala tayong magagawa. Pinakadakilang pamana ng magulang sa anak ay ang kabutihan ng loob sa karapatan at katatagan sa kasawian. Pinakadakilang maisusukli ng anak sa magulang ay ang integridad at malinis na pangalan. Ang iba ay Diyos nang bahala. Nagmamahal, Pepe. Dr. Rizal, naunahan mo pa ako. Dala mo ba ang credentials mo? Opo, dala ko po.
Mataas ang iyong marka. Siya, pwede ka magsimula ngayon. Maraming pasalamat. Marami tayong pasyente, araw-araw, Pepe. Handa po ako. Senyor Rizal, ito ang hula, cornea, at ang iris. Makikiabot nga ng salamin. Pepe, kumusta na nga pa lang yung pagpakadalubhasa sa medisina? 50 hanggang 100 pasyente araw-araw. Pag uwi mo ng Pilipinas, tiyak praktisado ka na sa daang-daang mayiging pasyente mo. Bahala ko talaga magpatayo ng sarili kong klinika pagka-uwi ko sa ating bayan para makapanggamot. Ngunit cancer na talaga ang sakit ng Pilipinas. Sumasakit na yung tiyan ko. Di pa pala tayo kumakain. Kumain na tayo. Masa na. Ikaw. Frans ba ang ating pag-uusapan dito, Mademoiselle? Ang mahal! Hindi na ako kakain ng 1 linggo kung ganun. Malaki ka naman nagtatanong ng presyo, hindi naman sila nagbababa. Tara na nga! Mas malakas pa ang tawag ng aking sikmura kaysa sa tawag ng aking... Mawalang galing na binibini. Pagkatapos mo kay Dr. Dewecker ngayong buwan, ano ang plano mo, Pepe? Bala ko naman sana ang pag-aralan ng mga makinarya sa panggagamot ng mata sa bansang Alemanya. Magandang idea yan.
Kabanata Gis, Bayan ng San Diego. Ang San Diego ay isang karaniwang bayan sa Pilipinas na nasa isang baybayin ng isang lawa at may malalapad na bukirin at palayan. Kabanata 45, Mga Inuusig. Nagpunta sa kagubatan si Elias at hinanap si Kapitan Pablo. Siya ay sinamahan ng isang lalaki sa yungib na tila nasa ilalim ng lupa. Nang makita ni Elias ang matandang Pablo, natatalian ang ulo ng isang bigkis ng kayong may bahid ng dugo. Tatlong taon. Bigyan mo pa ako ng diskwento. Kanak, kasama na dyan ang diskwento. Bebe! Ano nangyari sa'yo? Ika, tumayo ka. Ano nangyari sa'yo? Tuberculosis na ata ako.
Kulang ka lamang sa nutrisyon, Pepe. Ipagaling ka kaagad. Ipalilimbag natin ang iyong nobela. Ako na ang bahala. Amit, kaibigan. Babayaran din ko nga kita eh. Huwag mo muna isipin yun ngayon. Ang mahalaga eh, magpagaling ka at lumakas. Ano mo ito? Pareho na tayong doktor ngayon, Pepe. Binabati kita, Dr. Viola. At binabati rin kita sa iyong Noli Mitangere. Salamat. Danke! Okay, bigan. Nagkakalaw ko sa'yo, parang Pepe. Salamat. Sa'yo na itong original na kopya, kaibigan. Bilang tandaan ng pasasalamat ko sa kabutihang nagawa mo sa akin. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo, kaibigan. Para sa kabutihang ginawa mo para sa bayan. Danke. Naunahan tayong sakmalin. Baka tayo ang kainan ng buhay. Ito na ang simula. Unti-unti nang mamumulat ang ibang bansa sa paglapasta ang ginagawa ng inang Espanya sa kanyang mga anak sa Pilipinas. Nalalapit na ang pagbabago. Ang iyong prinsipe, ang iyong sinisinta, narito na sa Pilipinas. Kailangan ko ipagbawal na magpagkita kang muli kay Pepe. Maawa po kayo.